mga kalola. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kasi pag yung aking darling, yung aking asawa. Ganito rin ba ang mga asawa nyo? Nasa bahay lang sila nakapirme. Yung, kasi wala siyang trabaho eh. Sabi ko nga pala sa inyo, ang aking napiling minahal for life ay mas matanda sa akin ng 14 years. 14 years old. Yan. Pero, nung nagkaroon ng 2018, ikwento ko sa inyo, siya ang nag-alaga sa kapatid ko nung na-hospital siya. May gitna isang taon siyang na-hospital. Nagkataon naman na wala ng trabaho yung asawa ko. Yung kapatid ko nung na-hospital, siya ang nag-alaga. Tapos siya pa ang ako nagtatrabaho, siya ang nagbabantay sa kapatid ko hanggang sa napirme na ngayong kumawa siya na nagpapalit lahat ng diaper, nagbibigay ng mga gamot, ng pagkain. Halos siya talaga. Tuwing weekend lang ako pumunta ng ospital. Tapos, pauwiin ko siya sa bahay ng Saturday night. At ako naman, doon matutulog. Tapos, Sunday night naman, babalik ako doon. Tapos, babalik siya doon. Ako naman balik ng bahay para Lunes, may trabaho na naman ako. Yun. Ganyan kabait ang aking at kasuporta ang aking asawa. Wala na akong masasabi sa kanya. Ngayon, gusto ko rin sabihin sa inyo na tignan nyo kung anong ginagawa niya sa bahay pag nakapilme lang siya dito. Araw-araw. Kasi siya, alam mo naman, mahirap na nga makahanap ng trabaho yung ganyang klaseng edad. Ipakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa niya. Kasi buwan na ng October ngayon, busy siya sa pagkakapit ng Christmas decoration. Anuin natin. Ito na ay inaayos ko pa eh. So yung isang tali. Ayan mga kalola, mga guys. Nakita nyo paano mag-ayos ng Christmas decoration. At saka pasensya na nga pala kayo sa bahay namin. Kasi kalilipat lang namin dito, marami pa akong unboxing. Ayan. Marami pa akong i-unboxing. Unboxing yan. Ayusin. Oh, ano? Ang gano'n kasi pag yan? Sa akin makakita ng ganyang klaseng lalaki. Wala nang ginawa. Magpukpok, magpintura, ano-ano pa. Ayan. Tignan nyo. Ayan. Ta? Ah. Huwag yun ang tignan nyo kanyang tok-tok. Talagang makintab yan. Ayan. Pakita ko pa sa inyo yung ang ipagmamalaki ko sa inyo kung anong ginawa niya. Ayan. Nakikita niyo yung aming print. Ayan. Yan. Siya rin may gawa niyan. Ayan. At saka, siya lahat nagkabit na mga yan, naglagay. Yan. Yan. Siya naglagay niyan. Oh. Ayan.
At siya rin ang nag-decorate ng ganyan. Tingnan niyo naman. Oh. Saan pa kayo? Ha? Wala na kayang hanapin pa. Ayan pa ang kanyang ilalagay. Oh. Mga abubot ng Christmas decoration. Ayan ang aking i-unboxing. Tad-tad na nakatambak. Kaya pasensya na kayo kung marami akong ano, abubot sa bahay. Dalawa lang naman kami nakatira dito. Kahit na ilang taon yan dyan, walang problema. Pero unti-untiin namin. Yan. Kaway-kaway ka naman dyan. Kaway-kaway. Tumingin ka naman sa camera. Ayan. Dandakot, baka mahulog ka dyan, ha? Hindi lang yun. Meron pa ako papakita sa inyo. Kung ano pa ang ginawa niya. Habang nandito siya sa bahay. Pakita ko sa inyo ang aming halaman. Yan. Yan, ginawa niya yan. Nagtanim siya. Yan. Tinanim niya yan. Ito pa. Yan. Kita mo naman ang mga tanim-tanim namin. Yan. Siya ang may gawa niyan. Tsaka makakita ng lalaking napakarunong sa bahay. Wala na akong iano pa. Diba? Sabihin para, sabihin nga natin na age doesn't matter, diba? Kahit na anong edad mo, kung kayo naman ay nagmamahalan, diba? Kaya mahal ko siya. Hanggang nandoon na lang, ganun ko ipagmalaki ang aking asawa. Kahit na 14 years ang gap namin dalawa. Mahal ko siya. Kayo, sige nga, comment nyo sa akin dyan kung ano, kung ilang taon ang gap ng mga asawa nyo sa inyo at kung gaano kasipag at kamahal kayo. Hanggang dito na lang. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lola Vlogger Marigan Ornido, at i-click ang aking ang bell button dyan sa baba. Maraming salamat. Hanggang dito na, bye!